Lagi turun ke dalam makan ikan. Oh yeah! Come on! Come on! Let's go! At ayan na naman ang mga yayay. Walang katapos ang yayay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. No, tinetesting na nila yung alulod mga kapanalig. Kasi nagpalitada pa sila dun sa taas. No, napag-aralan ni Cadelia sa ano, University of Oxford. Tsaka sa Harvard. Ni Ate Matrix, wow. Pababatak yung ano niya, yung kamay niya. Dito kasi mga kapanalig, may meron kang maririnig dito na parang ano, tunog ng dagat. Yung parang mga shell. No, natatawa ka. Nakikinig lang ako sa mga usapan niyo. Ginagawa namin. Simulan na magbulitan kasama Sino TV. Good morning mga kapanalig at welcome na naman po sa panibagong vlog. At nandito pa rin yung kami sa bahay ni Kuya mga kapanalig, no? At ipagpapatuloy pa din ang mga naiwan na trabaho kahapon. Malapit na ito mga kapanalig dahil ginagawa na ni Kadete yung lababo doon sa, yun nga, doon sa likod mga kapanalig. At kami, eto na naman, panibago na naman sa paningin nyo ito mga kapanalig. Maghahalo na naman kami ng semento para mabuhusan na yung pinakasasahig nung lababo mga kapanalig, no? At panoorin nyo na lang sa vlog ni Kadede kung paano niya kinakasa yung mga kahoy doon. At ayan, marami na naman tayo natutunan dito mga kapanalig. Alam nyo naman na ilang beses na tayo nagbablog sa mga gawa ng bahay. Bahay ko, bahay ni Idol Japper Sniper. O, tapos yung dito, bahay ni Utol. O. Kaya sa susunod talaga hindi na natin kailangan si Kadede. Joke lang ah. Yan! Pagpatuloy natin ang araw na ito ng masigla mga kapanalig para magawa natin na mahusay ang mga dapat natin gawin. Alright, let's go! Nandyan po ang yayay kung naririnig nyo mga kapanalig, no? Sinundan po tayo niya na masahe pa yan papunta dito. Galing sa Kalaka, nag-tricycle, nag-bus. O, oh, ayan na po sila, sinundan tayo dito. Hindi talaga papapigil yan, no? Oha. Kakatapos lang namin kumain mga kapanalig ng breakfast. Kaya larga na naman kami sa haluan. Nakapaglinis na si Utol kaninang morning dito mga kapanalig ng mga kalat dito, no? Yung mga sako, nilipat niya doon, tapos yung mga buhangin winales. At si Daddy Ams kanina nakapaglinis na rin ng sasakyan mga kapanalig, yung kanyang kulay asul na hindi naman wigo yun, no dad, no? Ah, wigo nga, sabi ko nga, wigo. Ayun, at si Daddy, oh, sinisilip na naman kanyang mahiwagang kahon. Oh. Anong araw ngayon? Sa umaga tayo. Wow, alright. Magic beans ni Daddy Oms. Para nasa kondisyon ang kanyang katawan araw-araw. Ito pangalauna. Dami schedule. Sabi ni Kadede para daw bahay ng gagamba yung dala ni ano ni Daddy Oms. Pre, pwede pa silip lang konti dyan. Ayan o, pasilip lang natin konti. Silip lang. Gumagawa na po siya ng ano, parang lamesa tagayan. Shot glass ilabas. At si Utol, maliligo na mga kapanalig, no? Nakapaligo na si Utol mga kapanalig at siya ay bibili ng mga materials na kulang po dito sa bahay at iniram niya po ang aking motor. Ayoko. Nandiyan si Susi. Yan mamaya pagbalik ko. Oo. Nakahalo para magbubuhos. Para magbubuhos at maghahalo kami mga kapanalig. Excited na ako maghalo. Misa ko lang gawin. Nandiyan si Susi. Alright, mag-ingat ka. Mayok at magpakarami. Inuutusan tayo ni Master Kadede mga kapanalig na magputol ng bakal. So magputol na tayo para maikasa na doon sa labaybaw. Papalitan lang natin ng talib kasi ito pang simento kasi ito eh. Tanso. Anong tanso? Tanso pa yan. Dad! Ito? Ayos ito? Yan, nawala. Ganyan. Hindi na magagamit pag nawala ang tanso. Pag nawala ang tanso. Okay nga tanong. Okay nga. Tama ba to daddy to? Yung tanso? Hindi na yan ikasama dyan. Ika siya doon yung tanso. Ah, dito? Ah, yan. Ay, ganun. Palit-palit lang. Pag may time. Yeah! Bali ang order sa atin. 5 pieces na 4 to 1 at 9 pieces na 23. Take out. Let's go. Kukuha na tayo ng bakal para madali na natin
Maaraw na, pagpapawisan na naman ang panot ko. Yung iba, ang raincoat ginagamit para hindi mabasa. Ako, para mabasa ang loob. So, kailangan na natin mag-start bago matapos maligo si Kadede. Yeah, kailangan sakto ang sukat, mahirap magkamali. Dahil sayang ang bakal. Wow. Natigil pa yung trabaho natin mga kapanalig kasi nabitawan ko yung grinder. Tapos ito nabali yung ano niya, pinaka-disc niya. So nagpabili tayo kay Utol, no? Kaya napakalaking bagay talaga pag merong ganito na protection dito sa ating ano, grinder. Safe na safe. Ayun, nagpabili na tayo ng dalawa para hindi tayo kapusin. Ayun. Delikado kasi ito pag umano sa mukha mo to mga kapanalig, no? Tapyas. Gunutin muna natin. Habang iniintay natin si Utol mga kapanalig, makikichismis muna tayo dito sa isa. Hi Kadede! Hi! At si Daddy Oms doon mga kapanalig ay naliligo na, no? Para fresh daw siya habang tumutulong kay Kadede. Lahat sila naligo na, ako na lang ang hindi. Dahil naligo ako ng gabi. Naliligo ako sa gabi mga kapanalig para masarap ang aking tulog. Oh, para managinip ako ng masarap at mabango. Sino may tukmol? Yung helmet! Anong pecha na? Wala pa rin si Kuya mga kapanalig. At nandito na si Bebe Teng kasi nagwawala na, kailangan niya na manood ng kanyang pampalakas at pampakalma. Kailangan maturukan ng cocomelon. Puto na ko Bebe Teng, ha? Si Bebe Teng puro. Magwawala na naman kasi yan eh. Kailangan niya manood ng Bebe Teng eh. Nako, naantok na si Bebe Teng. Pasilip lang po natin itong ginagawa ni Kadede dito mga kapanalig na lababo po, no? Na sa tingin ko ay mahirapan si Ate Marinel dahil mataas nga. Good luck na lang kay Ate Marinel kung paano niya pumahugasan ng mga pinggan na marumi, ang mga baso na nagamit, at ang mga plato na puno pa ng dumi. Ayan na. Napagaling talaga ni Kadede mga kapanalig. Hinihintay lang po namin siya na magbigay ng go signal, tapos maghahalo na po kami ng semento, no? Para mabuhusan na po namin to. At sa oras na to, wala pa rin po si Utol at mukhang naghahanap pa rin siya ng mga materyales na inutos ni Daddy na bilhin para talaga makompleto na to mga kapanalig, no? At para matapos na rin po. Ayan po, sa panahon na to, si Kadede po ay maglalagari mga kapanalig na poging-pogi po talaga dahil bagong ligo. Press na press. At salamat po sa nagari ng kapitbahay natin. Yung matalas po ngayon ang ating lagari mga kapanalig. Ano po? Matalas-talas to. Nung nakaraan, 2 minuto, hindi pa tapos eh. 4 minuto kayo. Apat ba? Paano mo nalaman? Sa oras ng GoPro? Sa vlog. Grabe, 4 minutes. Dalawang pakalitan na tayo napigil. Oh, ito matalim-talim, very good. Ayan po. So, bali harangan na po ni Kadede. Itong side, ito harangan mo. Oo. Sige. Pag sabihin mo lang pag ano ha, pag hindi mo alam ha. Nakaano lang ako sa yun, sinisilip lang kita. Ay.
Yun yung balance. Balance yun. Balance. Balancer. Ay, kakabit nila po dito. Ah, hanggang dyan ba? Sako pala to. Nakapit na po nakadede ito mga kapanalig. Para pag binuhusan, talagang close na close yan, walang tatapunan. Oo, oh, tagal yung utol eh. Hindi pa sumasagot. Tigas ng ano? Tigas ng kahoy, no? Bumabaluktot yung pako eh. At sa wakas, nandito na si utol mga kapanalig. Meron palang cutting dish dito sa may ano? Sa may box. That chinat mo na sabihin mo na doon sa box. Para kanina pa ako natapos. My goodness. Tara na. Tuloy natin ang trabaho. Sa wakas, tapos na tayo mag-cut ng bakal mga kapalari. Bilangin natin kasi 11 daw na 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfect. Pantayan. Perfect yan, perfect. Bigay natin doon. Papakilo ko to, magkano rin to. Eto na po. Diyan yes. Ah. 11 na 23. Sir, ito na pa, sir. Dito ko pala, guys, sir. Dito na pa. Thank you. Alright. Meron pa doon. Pasok na lahat dito para may kasana dyan. Okay. Good. Good job. Good job. Ito. Bakal. Alright. Ito na natin. Oo. Tapos yung dalawa pa. Ha. Ha. At yan nga mga katanalo. Dapat sahabol pa rin si Daddy ng tatlo. Tatlong 7. Gumayo sa akin. So napaputol ko. May ginagaya ni Daddy eh. Yan na. At magsisimula na po kami mga kapanalig na maghalo ng semento. Ito po ay second time nyo na makikita. Hindi na first time to. Second time. Second time. Oh, baka sabihin nyo laging first time eh. Basta ako pa eh. Tubig. Mame. Mame. Lagyan mo lang ano, malunggay. Ha? Malunggay. Wow. Wow. Ano malunggay. Lalagyan? Oo. Pre, wala pa. Tubig na pala. Come on! Come on! Let's go! Pag ano, pwede pala nang natin dalhin yung ibang mga sapo sa ro? Kala ka? Oo, oh, kasi sa buwangin, no? Oo. Oh. Bibili pa ako kay Ganoy. Oo. Oh.
Yeah. Come on! Come on, baby. Maganda niya, patapang-tapang lang. Ibukan mo! Isa pa. Ha? No. Ibukan mo, Tol! Ayan! Ayan mo, buka. Pare Koy! Bakit tingnan nga ito, pre? Hindi kaya kulong simento nito? Dagdagan natin ng konti kung ano. Baka malabnaw. Wala ka ba tayong halo? At ito na si Ate Marinel, mga kapalalig, na nagluluto. At ito si Bebe Teng na, no, na nagpapasaway. Bebe Teng, paano kayo makakakilos sa'yo, Bebe Teng? Ikulong yan sa loob. Ikulong! Hindi makapagluto si Ate Marinel eh, dahil walang ano eh. Pumasok daw si Nene. Nene, mamaya pang alawan. Ito na, mga kapalalig, yung nagawang lababo kanina. So, ganun, habang nandito kami. Panoorin nyo lang sa ibang vlog ng mga kasamahan ko, no, kung paano na nangyari yan. At kanina, kinabit na rin nila yung alulud doon, no, parang may kabit na kasi parang meron daw parating na bagyo sa Friday o Saturday. Kaya sabi nila, dapat makabit na yung bubong. Ha? Kaya buli na natin. Kasi madilim, oh. Nabilitaan lang namin kanina na baka nga may papasok na bagyo. Kaya dapat tayo ay maging alerto, di ba? Si Daddy Oms ang nagpapahinga doon kasi halos tapos na yung trabaho ni Daddy Oms dito. Bali yung tubo na lang doon sa banyo, mga kapanalig, yung kanyang asikasuhin kasi tapos na yun dito sa may lababo. Si Daddy Oms kasi may project ng mga tubo dito, mga kapanalig, no. Magaling kasi si Daddy Oms sa mga nilinyahan ng tubo tsaka sa mga plano. Kaya siya yung nag-asikaso noon. Kami puro ano lang kami, alalay, kaya halo o abot ng halo, ganun. Ayun, nandiyan yung ano, yung washing machine nila, kuya. Panoorin nyo lang sa vlog niya. Makakapaglabanan ng masarap. Hindi na maghihirap na magkusot, mga kapanalig. Oras na para bumalik sa trabaho, mga kapanalig. Nakapagpahinga na kami. Yun, no. Meron pang halo doon. Ang dami pa doon, mga kapanalig. At ayan na naman ang mga yayay. Walang katapos ang yayay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Sipag na gati, oh. O, totoo ba yan, te? No, nag-aano ng dede ni ano. Yan, ganyan talaga pag nagkakaroon ka ng bunsong kapatid, kailangan mo alagaan, 'di ba? Yan talaga pag mga panganay, kailangan alagaan ng mga kapatid. Oh, 'di ba?
At si Kadede, nakikita natin na kumakain na po ng mansanas. Napatago po siyang kumakain. Ito na si Utol, mga kapalaligo, na kinukuha niya lang yung lumang flashing dito, no? Dahil kakabit na nga doon sa pinakabubungan para hindi tumagas, mga kapanalig. Bisang busy si Daddy Oms dun sa ginagawa niya. Panoorin nyo lang sa vlog niya, mga kapanalig. Hinahatiin na itong pinaka-plashing, mga kapanalig, no, ni Utol. Umulan kanina, buti tumigil eh. Baka yun na yung sign, papasok na ang bagyo. Kaso masyado pa maaga, Friday pa raw eh. Pero sabi ni Daddy Oms, ang pinaka ano sa atin, may edad, imposible daw na pumasok eh. Nagbababala yun na. Nagbababala. Naghahanda mo na tao. Oo. Kinakailangan, bago siya dumating. Tama. Ready na yung mga tao kung tama. Dating na sako na. Huwag kayong magpakakampante. Oo. Dapat kung may nabalitaan kayo, mag-ready kayo agad. Hindi rin natin masasabi. Pwedeng lumihis, pwedeng tumuloy. Diba? Ano tol, kaya pa? Kailangan talaga naka-gloves ka pag gumawa ka niya kasi ang talim ng yero na yan. Nakakatakot. Saya mo. Pakit pa. Ang sarap terisin. No, tinetesting na nila yung alulod, mga kapanalig. Kasi nagpalitada pa sila dun sa taas. Kaya napuno ng semento yung pinakalulod. At ito na. Ito na tumutulo. Bali dito ikokonekta ni Daddy Oms yung pinakatubo para sa ulan. Tapos kukonekta dito, mga kapanalig, no. Tapos diretso na yan doon sa may kanal sa labas. Wow. Ilang? Hindi. Hindi. Lumabang ka. Huwag ka sumuko. Kapit. Yan. So nakaribukada na to, mga kapanalig. Katapos ni Daddy Oms dito, tatambakan na namin yan, yung mga tubo na yan. Ayun, nakaanin na rin yung tubig, mga kapanalig. Yung tubo ng tubig. Makarekta na. Ito po, naturuan ko na si Kadede, mga kapanalig, kung paano gumawa talaga ng lababo. Ayan, inuukitan ko. Sabi niya, ukitan niya. Sabi niya tuloy. Sabi ko pala. Ukitan niyang ganyan. Alam nyo ba, mga kapanalig, kung bakit may ukit na ganyan? Ito, itong kaway na to. Ayun yung pinaka lulusutan na itong point na to. No? Yung ukit, ito yan. Para bumaba to. Ayan o, itong kanto. O, ayan o. Ayan. Ayan. O, diba? Para pag nilapag nyo siya, nakabaon to. Hindi nakaangat. Ang galing mo, ha? No, napag-aralan ni Kadede yan sa ano, University of Oxford. Oh, tsaka sa Harvard. Ayos. Very good. Kunti pa. Diba yung mga natutunan, nakaka-proud talaga sila yun. Kasi Utol, busy-busy pa dun sa taas. Ang kapanalig. At si Daddy Oms, nagpapahinga lang ng unti kasi maulan pa kanina. At nagkakasiksika na kami dito. Ano lang ako dito, labor-labor. Ganun, abot-abot lang. Yan, pag may kailangan sila. Tapos pag may mga tanong, ganoon naman pag master eh. Diba? Pag may mga tanong-tanong lang sila. Okay na? Okay. Nakabit mo na yan, no? Exhaust pan? Ayun, tinuro ko rin sa kanya, mga kapalalig, kung paano ikakabit yung exhaust. Kanina nahihirapan eh. Tapos yung mga pitik-pitik na ano, sinasabi ko sa iyo, Tol, hindi mo pa nape-perfect masyado yung mga pigtuturo ko sa iyo eh. Ha? Ang tagal nyo kasi sumigaw ng halo eh, nainip na ako dito. Wala akong magawa. At muli na nga pong sumikat ang araw, mga kapanalig. Pinagbigyan tayo ng panahon dahil kanina makulimlim, mga kapanalig, ang kalangitan. Ayan mga halo, papalit ko na dito. Ha? Papaltan ko na? Ay, ikaw na? Sigurado ka, kaya mo na? Kaya mo. Sigaw ko ng halo. Ako na. Hindi, sigaw ka nga ng halo, ako kukuha eh, ng simento. Maya. Ah, maya. Akala ko. Hindi, kukuha ng payo, lalagyan payo ng ng plywood para pag namatigas na yung ganito, lalagyan ng plastic. Ay, hindi po yero yung pinapaputol kanina? Yung yero. Yero? Yung ganun, yung sipar nyo na yun. Oh, yun. Tapos lagyan ng plywood sa itas? Hindi pa. Oh. Lalagyan pa yun ng bakal. Hindi sila magkaintindihan.
Tapos hayapin pa ganun bago pagtigas niya, lalagyan ng plastic, bubusan para yung gilid niya pag ganun. Yun. Ayun ang sinabi ko kay Daddy Oms. Parang pag ganun. Okay. Yun ang sinabi ko kay Daddy Oms tapos sinabi sa iyo, pasa-pasa lang. Yung takip ng manhole. Oo. Ay ganun. Iyan oh. Ang ang laki ng improvement ni Daddy Oms. Okay. Okay, okay. Malaki yung improvement ni Daddy Oms. Nasanay na. Medyo late sa age ni Daddy Oms, medyo late na siya natuto pero mabilis naman, mabilis natuto. Joke lang. Galing talaga, nantip ka pala, konting-konti na lang. Oh, ito na yung lababo eh. Tapos papalta ka na lang ilalim. Tapos yun nga, tatambakan tong CR tapos maglalagay ulit ng ano dito para sa pintuan tapos pinto. Okay na. Nag-aalala lang ako dito sa ginawa mong lababo kasi mamaya pag si Ate Mati ko nagugulat siya. Ah, ganun yun. Hindi niya makikita yung kutsara, yung tinidor. Oh, tapos pag magluluto, hindi mataas eh. Oh, pero kutsara maghahain. Kaya dapat maglagay din tayo ng tuntungan dito. Para kahit pa paano, ano ni Ate Matit, kuha ko. Mababatak yung ano niya, yung kamay niya. Joke lang. Joke lang, Ate Matit. Hello, babo, ang galeeg, no? Hirap kaya nun? Okay, di, kasi siyempre, binabagay talaga yun kung ano, kung gano'ng kataas yung lababo sa mga taong nakatira. Pag naitan siyang ilalim yan, Ayo nga pala no, may tiles pa no. Oo. Dalawa kataas niya no. Oo. 4. So ibig sabihin kung may tiles na, ganito na lang. Kung may tiles na. Oo, banal. Oo. Kasi kanina hanggang leeg. Oo. Pag may tiles na medyo angat ng konti. Oo. Joke lang ah. Medyo ano mga hanggang dibdib na pala. Hindi inaano lang natin kasi mahirap kasi yung ano, nagugas ka ng pinggan tapos nahirapan ka. Ang hirap na nga magugas ng plato dahil ano, marami tapos hirap ka pang abutin. Yung mahirap talaga. Peace Ate Matit. Tawoy asawa oh. Pahinga naman, pahinga. Tapos ano yun, tawag dito, lilinisin ko lang onti ito. Para ano, hindi ganong sagabal sa kanila. Siyempre, ganun talaga pag master, titignan mo kung may mga nakasagabal. Siyempre, ayaw mo masaktan yung mga tinuturuan mo, diba? Kasi alang-alang mo yung mga safetyness nila. Oh, okay na yun. Nailigpit ko na ng konti. Ang taba ng dito, oh. Ng lupa dito, mga kapanalig. Kasi si tatay may tanim dito. Oh. Sa may ilang araw lang ako nandito pero nung tinanim niya maliit pa, ngayon malaki na sila, nag-aaral na oh. Oh, lalo na ito. Ah, ano, okra. No? Ang lago. Makikita mo talaga sa bunga ng ano eh, ng halaman kung mataba yung lupa. Ba't kaya hindi ano, tinayo ano, hindi tinanim man ni tatay sa loob. Nagtataka ako sa mga 'to, dami na ng sticker dito, ako wala oh. Oh. Ay kay Daddy Oms wala din. Yung kay Kuya Boy talaga, no? Kahit saan nababakbak, no? No? Dapat talaga tinatanggal yung sticker ni Kuya Boy, eh. Wala nababakbak kahit saan mo siya idikit niyan. Di ba? Didikit ng gusto. Tapos mga ilang araw lang talaga mo nababakbak siya. Parang hindi siya karapat dapat sa team kapanalig ata. Ganun ba yun? Kuya Boy, mag-comment ka nga. Oh, nababakbak, eh. Sa bulos meron din doon. Oo, sa bulos meron din. Nalugi 1 week, eh. Nung tinanggal yung sticker, biglang dumami yung tao. Oo nga, sa bulos, doon sa may kinakainan namin, anong yung dinikit yung sticker ni Kuya Boy, nalugi ng 1 week. Nung pagkatanggal ko mismong oras na yon, nakapila yung mga tao, gusto ko kumain eh. Joke lang Kuya Boy ah. Ano si Utol, batang bata dito oh. Oh. Eto si ano rin oh, batang bata. Si Inday rin oh, batang bata pa oh. Eto si ano, yung kupare ni ano, si engineer yung dito sa kapitbahay natin, mabait yan. Portahan natin yun. Lex Vlog. Oo. Ayos. Etong ano, kubo. Pag ano na, pag uwi natin, sasabay ko na lang sa sasakyan ni Daddy Oms, no? Daddy Oms, no? Kasi pag sa motor, pag ano, wasak na yan eh, pagdating eh. Diba? Ayan, no? Para meron tayo i-display dun sa kubo. Kumbaga sa kubo, merong kubo. Nag-gets nyo? Sa kubo, may kubo. Sa kubo, may malaki. Sa kubo, may malaki. Oo, tama. Tama.
Ate Mate. Pasukin mo nga yung loob na ito kung anong design. Yung kung ano yung interior design dito, Ate Matet. No. Paki-drawing lang. Ah, paki-drawing lang. Kasi sabi nung nagbigay nito si Sir, ano eh, may mga ano to eh, may mga kama sa loob, tapos may mga CR, may mga division. Gusto namin makita sa loob eh. Ikaw lang ang tanging naisip ko na pwede. Baka magalit to si Ate Matet. Joke lang, please, Ate Matet. Ha? Anong ginawa mo dyan? Pinituran ko yun. Ah, pinituran mo lang. Kala ko naman kung ano. Hindi raw niya alam ang liro. Oo. Oh. Yan pala. Uy, ito yung ano natin, no? Ito yung Golden Dragon. Magandang tatak ba tong Golden Dragon? Mm. Kasi may... Oh, dapat kasi talaga matibay yung mga inidoro. Ay, sige, kaya muna. Ayoko muna. Kay daddy na lang. Ayoko ng ice cream, eh, kasi ayoko ng matamis, mga kapanalig, no? Yun, ituloy natin ang usapan dito sa ano. Daang inidoro kasi kailangan matibay talaga. Kasi yung ibang tao pag dumumi, nakatungtong. Tapos ang dami kong nabalitaan dati na na-aksidente dahil na sisira yung ano, yung inidoro. Tapos nawawasak yung ano nila, nagkakasugat yung pet nila. Tinatahi ng ano, hanggang likod ata yun. Sakit na, mataling kasi ito pag na ano eh, pag na basag. Oh, Golden Dragon, mukha naman siya matibay. Tapos may A, ano kaya ibig sabihin ng A? Ah, pag umiiri ka niyan, ah, di ba? Oh. Dito kasi mga kapanalig, may meron kang maririnig dito na parang ano, tunog ng dagat. Yung parang mga shell. Ang ganda ng tunog, oh. Hello! Ah, Roger. Parang mabaho, ah. Parang nagamit na 'to, ah. Tol, may warranty ba 'to? Oh, dapat pag hindi smooth 'yon, ano na 'yung topic natin, wag lang, ah. Pasin tabi po sa mga kumakain. Ah. Malanggas. Oh, tingnan malanda natin. Madulas. Ah, madulas. Para may peanut, ha? Ha? Wag, may nakagawa na nun. Kaderder. Pasensya na po, ha? Mo? Natatawa ka. Nakikinig lang ako sa mga usapan nyo. Alright, so tapusin muna natin ang vlog ngayong araw na ito, mga kapanalig. Maraming maraming salamat po at magkita-kita na lang po tayo sa next update at next kulitan. I love you all, mga kapanalig, at lagi po kayo mag-ingat. Simula ng magkulitan, kasama Sino TV.